Hulyo nitong nakaraang taon, sa Concepcion, Romblon, mangingisda raw sana si JP nung may nakaagaw ng kanyang atensyon. Nakita ko po yung bote. Nandar po sa may batuhan. Binuksan ko, may lamang sulat tapos pera. 500. Kanino galing ang liham? Yung nakasulat po yung bata nga parang nag-wishes siya. This is from Earth El Catrosho. I am from Toledo City, Cebu. Sana ma-enjoy mo o makatulong itong 500 pesos po. Pray mo na lang po ako na sana makatapos po ako ng pag-aaral. Tawa din po. Last time ko po ito na makakita. Agad itong ipinakita ni JP sa misis niyang si Christina. Nabigla po ako na natuwa na hindi ko maintindihan ang reaction ko. Sa wallet ko po linalagay yung pera po at saka po yung sulat and remembrance ng dagat. Mula raw noon, parang sila'y puwinenas. Pagkakita ko po ng bote, marami ding huli pa ako ng isda. Gayunman, ang kita raw ni JP sa pangingisda, sapat lang sa pang-araw-araw na pangangailangan nilang mag-asawa at ng dalawa nilang anak na sina Prince at Ira. Pag medyo marami pong huli, kabinta po ng 300, 400, pinagkakasya ko po yun, baon po ng mga bata sa school. Pero maski papaano raw, kailanman hindi nila naisip gastusin ang 500 pisong kasama ng liham. Dumating po kami sa Gayana na ang laman lang po talaga ng wallet niya ay is yung 500. Pagkulang po yung nanghihiram lang po kami minsan ng kwan kung pwedeng hiraman. Naniniwala po kasi ako na hindi ka po kaya sa 500 baka matupad po yung wish ng bata. Kung alam lang daw ng bata kung paanong naging inspirasyon ang kanyang message in a bottle. Inspired po ako na magsika para makatapos yung mga bata. Gusto kong magbantay sa dagat. Naging coast guard. Mama ka, tulong kay mama at papa. Naisip ko rin po na i-wish din yung bata na yun na makapagtapos nga siya. Magtagpo yung landas ng mga anak ko at siya ay magkita po. Sinubukan nilang hanapin ang pangalan ng bata online pero hindi nila ito nakita. Kaya, nagpatulong sila sa aming programa. Sa aming pananaliksik. Nahanap namin ang 9 taong gulang na batang taga Toledo City sa Cebu na tugma ang pangalang nasa liham. Erica is just her. Si Erica, hilig daw talagang magsulat. Magsuot ko taga Arlosa si lahat ka nung natasak bangas may nakulamaot. Ang kanyang daddy Ricardo, dating company driver sa Cebu, dati namang empleyado sa isang pribadong kumpanya, ang kanyang mommy Mary Grace. Ang hirap ng buhay namin noon kasi yung ATM namin may tumatanggap na sanla. Pagdating ng sahod po, wala na kaming matira kasi ang laki ng kaltas. So utang kami ng mga pagkain namin, pangkonsumo sa bahay. Dagdag hamon daw sa kanila na si Erica lumaking sakitin. Lagi siya nagsisaysor. Laging dinadala namin sa ospital. Iwala po akong pang-down sa ospital. Saan ba ang binangutang? Kung sino kasi ang hirap dati na ikaw ang mangutang. Kaya lang magpausang lalo na falls. Sobrang hirap ang tingin nila sa iyo. At mas noon, ano lang, magdasal na lang kami ng dasal. Sanahan magkalimilagro, magkapira tayo. Hanggang isang araw, si Ricardo. Pumaya ako sa swerte race. Nanalo ako ng 30,000. Tapos pangalawa, pangatlo, malaki na yung pinusta ko. Nanalo ako ng 900,000. Nanalo ako 1.2. Nanalo na naman ako ulit, 450,000. Talagang binigay ng Panginoon sa akin. Yung pera, tinago namin ba? Ipinangnegosyo nila ito ng bigasan at pautangan. Binigyan ako sa Panginoon, konting grasya. Yun po, na-realize ko po na gusto ko makatulong sa iba. Nakatoon na nalang may nandang ay kamarangay kung nandaray on nakat na bawon o magkaon po. Sabi niya, mama, may pera ka. Sabi ko, bakit? Nawa ko dun sa bata. Bigyan ko. Kararan ko makatulong sa tao. Sa tao, wala yung makaong. Mauna traba ko sa mga tao. Kasi agad mo saan may kalisod niya. At sa tuwing sila'y bumabiyahe sa dagat, nakaugalian na raw nilang magpaanod ng message in a bottle. Kalakip ang iba pa nilang kahilingan. Pag yung bottle, plastic po, mami. Float lang. Talagang hindi siya lulubog. Talagang pupunta siya sa
ibang-ibang island. Kaya naisip ko talaga na plastic yung gagamitin ko. At sa pagbisita nila sa Mindoro nitong Hunyo, naisip nilang magpaanod ulit sa dagat. Sabi natin, anak po, magsulat tayo, daddy. Mag-wish ako na makatapos ako ng pag-aaral. Gusto ko mag-tuyan para nakatawa ko sa tao. Sabi naman ng anak, lagi natin ng pera, daddy, baka meron makakulot, makatulong naman. Kira-wish at tinapon niya. Tinignan namin kung saan-saan sa hanggang nawala na siya sa paningin namin. Ang ipinaanod nilang bote, halos 90 kilometers ang ibinahe mula Calapan City sa Mindoro Oriental hanggang napulot nga ng mangingisdang si JP sa Romblon. At ngayon, si JP naman ang may wish. Umaasa pa akong makausap yun, makita. Lingid sa kaalaman ni JP, ang kanyang hiling malapit nang matupad. Nito kasing Miyerkules, ang pamilya Trocio mula Cebu bumiyahe pa Romblon para makilala ang nakapulot sa sulat ni Erica. Ang kahilingan ni JP, wish granted! Sir, magandang hapon po. Sa aming pagbabalik. Sobrang saya ko po kasi pagkalap, hindi mo kami magkikita ng bata. Isang mangingisda sa Concepcion, Romblon, nakapulot ng message in a bottle na may kalakip na 500 pesos. This is from Earth Eka Trocio. I am from Salado City, Cebu. Sana ma-enjoy mo o makatulong itong 500 pesos po. Ang nagsulat ng liham, ang taga Cebu, ang batang si Erica. Mag-wish ako na magkatapos ako ng pag-aaral. Lagyan natin ng pera, daddy, baka mayroong makakulot, makatulong naman. Umaasa pa akong makausap yun, makita. Nitong Miyerkules, si Erica kasama ang kanyang mga magulang mula Cebu, bumiyahe pa Romblon. Makita namin na yung ano, nakapulot. Gusto po namin siya makausap, maano namin kung anong feelings din niya. Noong mga sandaling yon, si JP nasa tabing dagat kung saan niya napulot ang ipinaanod na bote. Walang kamalay-malay na makikilala na pala niya ang batang nagsulat ng liham na nasa bote at nagbigay din sa kanila ng inspirasyon. Sir, magandang hapon po. Ayun mga anak ko. Ano po? Ito po. Ayun mga anak ko, sir. Ito pong dalawa. Magandang hapon po. Please. Ito. Si Earth Erica. Siya yung... siya yung nag... ano kay daddy niya. Nag-wish. Mag-wish. Sobrang saya ko po kasi ang pagkalap, hindi mo kami magkikita nung bata. Kasi una nakita niya yung bote. Channels po talaga namin sa... Sa Facebook. Pero madaming Earth Erica Trocio. Nagtanong kami, kayo po ba si Earth Erica Trocio? Pero wala pong reply sa amin. Hindi pa rin pa ako nawala ng pag-asa na hanapin yung bata. Anong pangalan? Masabihin masaya mo po kami na nakilala po kayo. Okay, ako din po, sir. Ako nandiyan na siya. Salamat. Umiyak din lang ako. Sobrang satuwa yan. Oo. Tignan mo si Ate, oh. Sila pala nakapulot ang mga ginagawa ni daddy. Pero hindi namin na-expect na kayo ang nakakuha. Kahit alayo, galing pa kami ng Cebu. Ipinakita rin ni JP ang itinagong sulat at pera mula kay Erica. Ito po yung 500. Oh. Yung ito po, yung ano, God bless you and your family. Salamat. Ang pamilya, merong inihandang regalo para kay JP. Galing sa puso namin to, sir. School supplies para kina Prince at Ira. Happy may kayo. May mga ano to. May chocolate ko to eh. May chocolate-an. Ito, chocolate. Anong niya sila? Grade. Grade to po at grade 4. Grade 4. Si JP naman, niregaluhan ng pamilya ng huli niyang isda. Kahit konti lang po. Salamat po ate.
Salamat ang naging inspirasyon ka sa aming mag-asawa na magsumikap na makapagtrabaho at mabigyan ng magandang kinabukasan ng aming mga anak. Nawa ay gabayan tayo ng Panginoon sa ating mga pangarap. Ang hiling nina JP at Christina na makapagtapos ang mga anak, abot kamay na. Meron kasing nagbigay ng college scholarship para sa kanilang mga anak. Nung narinig po namin yung kwento, kumurot po yung puso namin. Magbibigay kami ng college scholarship. Hopefully, masustain po yung kanilang passion and yung kanilang heart to achieve their dream. Sobrang saya ko po. Para hindi na rin po kami mahirapan. Magsusumikap pa rin po kami. Hindi lang po dahil dito sa scholarship na ito. Pero pag susumikapan po namin na itaguyod po sila. O pwede nating sabihin na maganda ang intensyon at purpose ng taong gumawa ng gawaing ito. Yung action na pagtatapon po ng plastic sa karagatan ay hindi po talaga natin in-encourage. This will contribute din sa ating marine pollution. Ito ay pwedeng kainin ng ating mga wildlife species. Pangarap, kapag pinagsikapan, walang malalim na dagat o malayong isla na hahadlang upang ang mga ito'y matupad. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.